So yeah, let's set the mood. Let's like put ano, motivational music, diba? Since NBA playoffs na din, let's just play this. Yon! So welcome, welcome to the Shading Comedy. You're here with me, Alex Corner. And kita na ako ng mukha, diba? Ready na ba kayo? Yon! So lumabas yung Investagrams, naglabas sila ng mga stocks na qualified for trading for tomorrow. So round 2 na tayo. So medyo natalo ako sa round 1 dahil ayun, sumakay ako sa basurang stock. Kung nakita niyo yung Facebook post ko about doon. And so, ano ba? Let's get started. Actually, niready ko na yung mga top 3 stocks na tingin kong ano, puputok for the week. So umpisa natin dito sa screener ko. So I applied this screener. So ito yung mga nilagay ko. So tingnan niyo na lang. So I focused more on volume dito sa screener ko. Saka sa RSI, yung above or equal to 50. At ito yung nahugot niya. And then I sorted it by RSI 14. So gusto kong piliin yung ano, mataas ang momentum. So ito yung nakita ko, Didi at Ali. So actually naka-ready na lahat ng mga i-analyze ko. So strictly top 3 lang. Pero kung meron kayong stock na gusto rin na i-analyze ko after this, I'll be only entertaining up to 3. Basta nasa listahan dito. Yan, sabihan nyo lang ako. So let's get started, no? Yan na, go Milwaukee. Na-hype ako sa background music ng NBA. Pero eh, tara simulan na natin. Let's start with Didi. Actually, last week, ayan, ito na yung plan ko. Actually, kwento ko lang din. Last week kasi, I think I exited a trade kasi hindi tumugma sa bias ko. Hindi ko sure kung SSI yun, yung nabitawan ko agad. Which is dapat hindi pa. But anyway, I'll save that for another story. So ito yung nakita ko kay Didi. So I actually entered that around this candle. So yung bias ko dito, ibe-break niya dapat tong 24.40, which is nagkatotoo. But I entered kinda late, pero okay lang. It held to this level. Pero sa nakikita ko, yung RSI niya sa daily untog. So medyo 50-50 to. If you're gonna look at the daily. But, there's a but. If you're gonna look at the weekly, guys, dito actually, dito ako nag-base sa mga target profit. So, kikita nyo sa weekly, paangat yung RSI. So, it's showing momentum here. So, kung pansin nyo, daily, again, daily, and medyo parang untog, nakakatakot na ewan, pero kung tinignan nyo yung weekly, sobrang positive ng outlook. Lalo na, parang sobrang clear na meron siyang next resistance na hinahabol. So, if you're gonna play this on tomorrow, so good luck sa inyo, guys. Medyo malaki nga yung return, kaya kapatol-patol siya. And ito pang nakita ko dito, meron pa siyang parang konso dito sa past niya. So I also considered it as a probable ano, probable target price as well. So ito yung MA100. Tapos itong tatlo sa taas, medyo ano na lang to. Parang super best case scenario. Ayoko maging sobrang optimistic kasi nga yung index natin medyo, well, medyo tagilid na ewan. Saka malapit na rin yung election, so I don't know kung may catalyst ba yun, kung may kinalaman yun. But anyway, yung best case ko dito, siguro hanggang MA100 lang abutin niya. If it breaks, tingnan natin, may sense pa sa MA200. Yes, pwede rin sa MA200 I guess. Pero ito na siguro yung pinaka-target niyang aabutin. If ever i-resist niyo tong MA, if it respects the level. So yun yung observation ko dito kay Didi. So sa mga gusto sumakay dito, yan, good luck sa inyo. Timingan nyo lang ng tama yung entries nyo. Yan, it's just like basic ano lang, risk-reward ratio. So kung ako to, so gamitin natin yung real trade na ginawa ako. I actually entered that 24.6 kasi at inong time na to, may time na sobrang bilis yung paggalaw ng price. Medyo hinahabol ko. Kaya yun, napunta sa 24.6 imbis na 24.40. Pero okay lang kasi nakita ko nga sa weekly, malakas siya. So kung makikita nyo, ito na yung risk ko. So dito ako magka-cut if ever mag-fail. Hindi pang higpit.
Tapos yan, measure nyo lang, oh. Up to there. Yan, pero kung magiging conservative ako, hanggang dito lang ako, pwede na to. For a quick swing play. Kung yun yung gusto nyong mangyari. Pero kasi mukhang klaro eh, no? May ano dito eh. Yan, may some sort of range dito. So, probably habulin niya yan. Okay, so I'm done here. Next up, sa screener ko, number 2. Ayan, si Ali. Number 2 sa RSI. Yung sinort ko. So, nasa ano siya? 66, no? Tingnan natin yan ngayon. Ayan, naka-ready na din. So, yung ginawa ko dito, yan, naka-weekly din ako. Kasi pag sa daily, ang sagwa tignan. Ayan, mayroon, mag-scroll ko pa ng malayo. Tapos di ba makita ko ano ba talagang hinahabol niya. So, after charting this, na-observe ko, ayan, may all-time high siya dito sa 2018. So, yun yung tinatry niyang i-break ngayon. Kaya siguro ang daming pumapatol dito. Although, again, untog yung paningin ng RSI dito. As you can see here. Kahit untog siya, if you're gonna look at the weekly, hindi siya threatening. It's actually showing upward movement. Ito siguro baka pullback. So, hindi ako masyado natatakot dito. Saka yung price action, maganda. It closed on a green candle, tapos doji pa. O ano na, di ba? Dagdag conviction pa yan to enter lalo. But if this were me, switch back to the weekly. I'll just enter pag nag-all-time high siya. Kasi usually pag nag-break yung all-time high, doon nangyayari yung mga malulupit na rally. So, this is my unorthodox way of plotting Fibonacci. I suppose alam niyo na guys kung paano ko to ginagawa. If you looked at my Facebook post about Wilcon sa Facebook page ko, yun nga. I did something like this. And I also applied it sa house. So, kung napanood yung YouTube video ko doon, I think I did an example on that as well. So, this is what I call Crusader's Expedition. Parang it's my fancy way of plotting fibs. Where I just treat Fibonacci retracements as a map. Hindi siya necessarily, ano, basta guide lang siya. Hindi ko siya masyadong well, parang ano lang siya, plot siya sa akin for setting target prices. Pero syempre, price action pa rin susundan ko. So in this example, since ito nga may all-time high dito sa 2018, it's gonna try to break this one. So if it breaks the all-time high, assuming na dito kung yung gusto pumasok, let's put, asan yun, long position natin. I would go long here. Pwedeng-pwede. Pero wait, masyadong malaki yung, ayoko niyan, masyadong malaki yung risk-reward ratio. Ano ba natin? Let's stick it to my rule. So, rule ko by the way pala pag siset ng risk ko, mga around 1 to 6%. Pero ngayon, tinatry ko i-discipline sarili ko to keep it at ano max of 5%. Pero on average, mas gusto ko na 2 to 3% lang. So, for this example, yan. Pwede dito. Yan. Pasok kayo sa all-time high. Just cut here if in case it fails. Just in case it fails. Mas okay nang ready kayo, di ba? Kaysa sumusugod kayo blindly na hindi alam yung ginagawa nyo. Ayan. So, if it breaks that all-time high, you can have potential profits of up to, you know, ayan, 20%. Pwede na. Pwede, di ba? So, ganyan lang ako mag-measure. Pero kung if ever i-apply nyo to sa totoong port nyo at gusto nyo yung pang like, sige, sakyan yung trend, you can create another Fibonacci, just like clone this. And what you're gonna do, i-match nyo lang tong 100% level dito sa 23.6 level ng previous fib. Like what I did dito sa pinakaunang fib. So ganito ko lang siya ginagawa. So ayan. Meron na kayong ibang unorthodox use ng Fibonacci. Diba? Ganda. And then, yan. Maglagay-lagay na lang kayo. Hanggang saan kaya nyo. Until when can you hold? Ah, na-OC ako pero okay na. But yeah, you got the idea. Yan. Up to 20% yung pwede. Ayan. Shoutout sa mga nanonood. Oh my God, lagpas 20 yung nanonood. Nalatang daming gusto mag-compete, oh. So yeah, kung magko-compete kayo, yeah, okay tong top 3 stocks na papakita ko. Which by the way, I'm gonna show the last one before I can entertain some requests. So again, tatlo lang yung entertain ko. So first come, first serve. Saka basta nandito sa listahan na yan, titignan natin yan. Okay, mag-alala. But again, I'm just gonna
limited to 3 para syempre meron din kayong self study. I don't want to spoon feed everything. So if you want to play on your real portfolio, I think mas okay tong Didi at Ali. Malay nyo sa kakaplano nyo ng trade, no? Makuha nyo na yung premyo ng ano, trading league. Ano yun? 3,000? Kaya nyo yan. Kung tama yung execution nyo, kung sakto yung paglagay nyo ng volume sa port nyo. Yeah. So, sana tayo. We're done here. So, last tayo. Underrated stock. So, actually, na-observe ko. May nag-chart request dito sa akin last week yata. Ayan o, sinerge ko. IRC. O, lumabas. Dito sa second screener ko. IRC. O, lumabas din o. Third, IRC. Ayan, lumabas. So, kaya yun yung pinatulan ko. Saka more on Fanda din tinignan ko dito. Kasi lumabas siya ng earnings report ko. Ayan, Brad. Hindi ko alam kung bug to, pero what the hell, Brad? At we're gonna look here. Ang ganda ng pullback niya. Yun ang masasabi ko dito. Because of this scandal over here. Saka pansin ko din yung volume. Ayan, konti lang naman yung nagbenta. So, nagpagpag lang probably. Because of this red area over here. So, gumawa ko ng speculation na probably may mga ibang traders na naglaro around these levels. At kumukuha lang sila ng profit. Kasi, imagine nyo rin kasi, di ba? Parang 2 weeks nilang hinawak. Ganito kalaki yung ano, kinita nila. Kung ako to, bibitaw na rin ako, di ba? Saka ito na yung hinahabol nilang next resistance. So, pansin natin dito, ayan o, naglagay na ako dito. Ito yung next resistance na hinahabol nila. At itong arrow, pinupoint ko dito sa cross kasi buy signal siya. If you guys follow my heaven and hell setup, yun nga, it's a cross-based system. So, pag nakakita ko ng cross, it's a candidate for entry. So, yun. So, pansin ko, na-break niya to. Probably, ito na yung sunod niyang hinahabol. But if you were to ask me kung saan ako papasok, pwede na dito. Actually, pwede na dito sa level na to. But just to be safe, dito na lang sa DOS. Kasi marami din magre-resist dyan sa DOS. So, it's a very crucial level. If you're gonna look at the ano din, market depth as well. Ayun, ang daming nakapila at DOS. Everybody wants to sell at 2. But if, yun nga, if it breaks, if the 2 price level breaks nga, we're in for a ride as well. Pwede rin dito. Abutin niya itong next. So, 2.20. Tingnan natin kung may nakapila din. Actually, meron din, oh. So, para ang laki ng chance na pwedeng ulanan to bukas. If only I had more available timing power, papasok ako dito. Pero again, disiplinado ako ngayon. I have positions at Megaworld and Wilcon sa portfolio ko. So, hindi ko to masasakyan. Kasi, yun, may presto pa ako dun. Eh, malapit na mag-all-time high din yung Megaworld. Oops! Spoiler alert! Kasi feeling ko baka dahil din sa Avengers, no? Ano mo yung balita na may Chinese subtitles? Baka mamaya bumaba yung stock price nun. Kinakabahan ako dun. But anyway, tingnan natin to. So, meron ba kayang humahabol sa 2.5? At sya, ngayon ko lang check yung market depth. Based dito sa mga plotting ko. Kasi if you're gonna look at the weekly, kasi it kinda makes sense. Eh, no? The Don Chan channel is telling me something. Na may psychological resistances somewhere there and there. So, kaya ganito yung mga na-plot ko. So, I'm just gonna look at the market depth kung may sense ba tong nilagay kong mga lines. If realistically aabutin nila, actually parang oo, ayan o, 2.5 may nakapila at 1.58 million. So, mukhang ulanan party bukas, Diyos ko. Yeah. Hindi naman siya nanga-hype, pero kasi I'm just reacting to what I'm seeing right now. So, who knows? Isang matinding volume lang yan, oh. Simot to. Ayun, meron pa nga sa 2.6, oh. 2.6, 2.7, oh, diba? 2.7. O pa may 2.9 pa, hindi ko na alam. Ay, wala na, kasi ito yata yung ceiling price nung Wednesday, last Wednesday, hanggang 2.88. Ito yung ceiling. So, malalaman natin sa Monday, no? Pag pumila-pila yung market depth. Kung meron talagang aabot hanggang dito, sa 2.9. And looking at the RSI, mukhang lakas naman siya. It's above 50. So, it fits my criteria if I were gonna enter this stock.
Dito naman weekly papuntang 50, hindi pa siya 50, but if you're gonna observe the movement of the RSI is slowly going up. At sa mga nakaspot nito sa weekly yan, congrats. Ayan, ito yata siguro yung naging bias nila kaya sila pumasok last week. Ayan, oh. May reversal plus yan, nag-bounce off pa sa 100 MA. O, diba? Sinong hindi makakapansin yan? So I think I'm done. So kung meron kayo chart requests na connected nga dito, sabihan nyo lang ako. Pero kung wala, okay lang din. Mamimili na lang ako ng pwede, no? So, let's see. I see like 3 or 5 stocks na inaral ko na pasok sa round 2. So, pwede ko rin siguro tignan. Where? What can I see? Umay na ako sa green, eh. Alam ko nang paakyat na yun. Tuloy-tuloy lang yan. Naka-trend follow na ako dyan. Late na trend follow nga lang, do. So, sige, pakita ko rin sa inyo yung green. Paano ko siya nilaro? Actually, nilaro ko to sa port ko before I did modification sa ano ko. Ano ba? Sa system ko. Actually, nilaro ko yung green. So, yung unang-unang bias ko, I actually entered around here. Parang if I remember right, nasa 2.3 yata yung entry ko. Basta around here, and then I exited here. Dito sa psychological resistance, or I think less. Hindi ko maalala bakit. Ay, probably because of this. Parang nag-trail stop pala ako dito. Ayan, oh. Nag-trail stop ako somewhere here. Dito sa dalawang red candle na to. Kasi meron akong sariling rule na ano. Oh, MRSGI. Ayan, sige, next ko na yan. Didi, nag-review na ako niyan. So, check nyo na lang yung replay mamaya. That was actually a buy. So, ano ba to? Aba, yeah. Gusto ko rin yan tingnan actually. Salamat sa nag-suggest. But anyway, going back to green, ito yung naging play ko. So, share ko lang. So, dapat pala ito yung ginawa ko sa anhang target na lang para take profit. And nangyari yun nga. Natakot ako dito sa red candle, so I had to release all of my positions. Pero mali din yung exit ano ko. Pero okay lang kasi nagkaroon akong bagong bias na if it breaks 2.6, papasok ulit ako. So hindi nga lang portfolio ko, but it's actually riding smoothly over here. At ngayon nandito na siya, which is good. So kung ganito na nakikita ko, probably next ang hahabulin na niya. Ito nga, yung 3.5 or yung 3. So, yun yung ano ko kay green sa ngayon. So, yan. So, mukhang puno na. Bawal na mag-request kasi tatlo na. Saktong tatlo na. Wait. Huwag ko pala isama yung Didi kasi nasuggest ko na. So, pwede pa. Ay, hindi. MRSGI, ABA, saka nickel. Okay. Wala na. Close na yung mga magre-request. So, sabi ko, first come, first serve. So, see. Check ko lang. Nickel. Buhay na ba nickel? Uy, buhay na ulit nickel. Nice. Actually, play that stock. Pero unahin muna natin si ano. Si Ruby Rosa Garland. Aba. Sige, Gabe. Aba. Gusto ko rin siya balikan actually. Actually, one of my ano trading poets sa Discord group ko. Tinitignan din niya to. So let's take a look at this. Actually, maganda siya. Ah, maganda na nga siya. So, parameter-wise, wala pa siya sa parameters ko. Well, ayan o, sa RSI ko wala pa. Pero kung kayo, pwede nyo nang pasukan. If you want to anticipate the EMA cross, pwedeng-pwede. So, itong red and blue, ano to, EMA cross. So, yung... Shit, ano nga yung ano dito, nakalimutan ko. Ano ba dito yung EMA? Wait. Nakalimutan ko kalin yung 5 at alin yung 10 eh. Ito, yung EMA... EMA 5 yung blue pala. Tapos EMA 10 yung red. So, yung pwede nyo gawin nyo dito. Actually, pwede na kayo pumasok agad bukas eh. You can anticipate the cross if you guys want. Pero kung ako to, just to make sure, pili kayo ng level na ano. Tingnan natin to market depth. I'll just enter at 60 kung ako na lang. Kung ako to ah. Kasi may harang at 4.47. So, ingat lang dito. Baka mauntog pagdating ng 0.6. Kasi may mga nakapwesto siguro dito at around 0.52. So yeah, you have to pay attention din sa mga pumasok bago ikaw.
So my safest entry would be at 0.6 if this were me, ha. Kasi meron din siyang binibreak na ano. You know, it's, I think it will try to break this as well. Itong mga resistance dito. And probably up to MA100, baka kaya na niyang i-break kung ganito ipapakita niya. Pero weak pa yung RSI, so I don't want to be so optimistic na mabibreak niya itong 100 MA unless masupport siya ng large volume. So sa nakikita ko, realistically speaking, baka hanggang dito lang abutin niya itong untog ng 100 MA or maybe this ano price over here. Hindi ko alam kung 0.67 or 0.68 bago siya nag-gap. Ayan. So probably dito muna siya maglalaro. But pag sobrang optimistic ng stock na to, it might reach until here. Baka i-fill niya tong gap. Pero again, ang sagwapa ng RSI, hindi pa ako convinced na aabutin niya to. But if you want a quick swing play, you can probably play and enter here at 0.6. So medyo high risk, wag bigla kayong pumasok din dito. But if you're willing to take the risk, why not? Just make sure you set also your, ano, syempre, set your risk as well. So gawa kayo ng parang ganyan. If ever you want to enter bigla 0.57, then go. Tapos exit na lang kahit 0.55 para hindi masakit. If ever, hindi siya magtuloy-tuloy pataas. Diba? In case mag-retrace pa siya pababa. You'll never know, pwede rin kasi mangyari yun. Saka may ginawa na siya parang psychological resistance din dito kung napapansin nyo. Kasi because of this candle, dahil lang sa isang candle, oh, nakikita ko, ayan, oh, itong candle na to, inuntog niya eh. Ayaw niya ituloy, Brad. Inuuntog niya papababa. So yun, yun na yung opinion ko for ABA. So it's a good investment for short-term players kung gusto nyo siyang laruin. Pwedeng-pwede naman. Pero personally, wala pa siya sa ano ko, parameters ko. Wala pa siya sa RSI 50. So I don't, wala pang conviction talaga to enter. Kasi yan yung strength ng stock eh, itong RSI. Yun yung intindi ko sa kanya. So if it's below that, may muna. Siguro pag mag 40 plus to, pwede kong patulan. But most of the time, hindi ko na siya pinapatulan. So yeah, last two before I go. So MRSGI. Nandun ba yun sa ano? Kasama ba yun? Oo nga, ano, kasama. Sige, tingnan na natin. MRSGI, ano nangyari sa kanya? Kamusta siya? I think I checked. Oh, maganda. Wait. Maganda kaso. May kaso, you know. Maganda ba siya? Divergence ba yung nakikita ko? Wait lang. Let me just plot. Oh, yeah. Shit. Is this divergence? Oh, shit. Okay. Ayan, medyo maingat na kayo dito. May... I see a bearish divergence. Oh, shit. Okay. Okay, that explains some... this. Medyo bababa siya. Okay. Feeling ko mag-pull back to. Kasi pinakitaan ako ng bearish div. Feeling ko parang fan lang din to eh. Ewan ko kung nasa akin yung fan. Ito yung time yata na late ako nagising tapos nakita ko na nauntog. Umabot hanggang dito. So, similar to fan, I think. Tama ba ako? Or I may be wrong. Wait na. Nalito. Pati ako nalito. Is this a bearish div or regular divergence? Nakakalimutan ko lagi. Ano? Tingnan ko nga. Paano ba ulit ang pag-plot nun? Did I save it in my Discord? I can't remember. Hindi ko yata nalagay. Ah, damn it. Sige, search na lang natin para sure lang. Para sure. Yeah, you're welcome, Ruby. You're welcome. So, tingnan natin to. Bearish. Wait lang. Match natin, no? Bearish na kala... Oo nga, bearish divergence tong MRSGI. Medyo same nga siya kay Fen. Tama ba ang pag-aalala ko kung medyo same nga siya kay Fen? Kasi kay Fen, ganun din. Wait lang guys ah. Gusto ko lang i-verify. Baka kasi mamaya mali yung mabigay ko. Ayan, Brad. Bearish nga. Para nga siyang Fen. Ayan o. Oh. It's like Fen. Fen na Fen, besh. Ayan o. Oh. Bearish divergence. Ito lang yung di ko in-expect kay Fen talaga. Yung bigla siyang bagsak. Di ko expect na ganun kalala yung hulog. But anyway, going back to
the analysis. Ayan. Yeah, it's on a bearish divergence. So if I were you, magiging maingat ako. If you want to play at this stock, siguro kung saka, ang lala ng pagkababa ng RSI, oh, it might drop until 50 again. But if that happens, I think it's gonna go back here sa support na pinapakita dito or dito ng Don Chan Channel. Or probably sara natin sa 3. I think they want to play it at 3. Pwede. Pero sa nakikita ko sa market depth, hinaharang nila yung, ano ba to? 3.30 hinaharang nila. So probably, ito yung magiging next support niya. So ingat lang. Baka pullback, who knows? Kaso, yun nga, may mini bearish divergence dito. So ingat lang. Expect, ano, prepare for the worst, just in case. But if you're gonna ride this, if this were me, siguro, kung ako to, baka saluhin ko na lang at 3.3. I think that would be safe. Or if your perspective is from a momentum trader standpoint, siguro kung ma-break tong level na to, itong psychological resistance na ginawa, pwede ring, ano, mini momentum. I'm not sure, but yeah. Let's actually check the weekly kung meron siyang high. Ayan, meron pala. Ayan. Yun pala eh. Okay, so baka dito yung habulin niya. Let's find psychological resistances that kinda make sense. So kaya rin ako may ganito, may donjan ako. Nakikita ko agad yung mga pwede. Like this one, pwede to. Pero sige, sagarin na natin. Tingnan natin yung potential niya. Sige, ito na lang. Itong parang cross dito. Or gusto niya maging overly optimistic, sige, itong resistance na lang. At 4.35. Siguro yan. So, pili na lang kayo. Actually, let's put divisions para hindi kayo mag-greedy. Para kumbaga, set na rin yung expectations nyo. Kung ano yung magiging possible place. So, pwede hanggang dyan, tapos add yun na lang, no? Yung potential reward na pwede nyo makuha if ever you choose to enter at this stock. So, kung medyo long-term kayo, probably pwede nyo abutin up to these levels. Pero kung gagamitin nyo for competition, medyo 50-50 ako. But the weekly, though, it's showing good RSI. Malakas yung weekly niya. So, pwede rin siguro ganun yung magiging bias nyo. Kaya again, yun nga, yung daily, nagpapakita nga siya ng bearish div. So, ingat pa din, baka mahulog. Tapos na yung dividends dito. Kaya, weird. Tapos na pala dividends dito. Okay. Tinuloy lang yung pagbaba. Pero at least hindi siya yung ganun kalala, hindi siya yung parang fen. Pero wag nyo nang antayin na umabot dun sa point na yun. So yeah, that's my opinion for MRSGI. Good luck sa inyo mga sir. Kung lalaroin nyo man to, good luck. So we're out for our last one. Yun, no? Shout out sa Investa team. Yes. Isip ko na, mag-apply na ba ako dyan? Spoiler alert. But anyway, dito na tayo, last one. So may nag-request ng nickel. Actually, laro ko to yata nung last month or 2 months ago. Pero position trade yata ginawa ko dito. Let's see what's happening with nickel. Daily muna bago weekly. Reversal. Is this reversal? I think it is. It was trying to reverse kaso nauntog siya dito sa EMA. Nauntog siya sa EMA. Ano ba to? EMA 5, EMA 10. Nalilitong talaga ako. Namang kinulay ko sa EMA. No, sa EMA 5 lang pala. Nauntog siya sa EMA 5. Okay. So, it was trying to perform a reversal kaso nauntog siya. At pangit pa yung RSI. So, medyo ingat lang. It might do another pullback, I guess. Hanggang dito. Let's see. At short-term wise, ang haba ng parang psychological resistance na pinapakita dito. Ayan, no? So, yan yung nilalaro niya ngayon. So, let's see. At natin, no? I'm going to be using the perspective of a person who catches at support. So, tinan natin to. Kung ganito yung naging logic ng iba. Magandang swing. Kaya pala, okay. So, probably yung mga ibang traders na naglaro nito,
nakasalo dito sa babang baba. They are trying to secure their profits, I guess. If I'm gonna judge the volume din, ah. Kasi napansin ko rin, konti lang naman yung nagbenta. I don't think it should be a threat. Saka dito medyo malaki yung volume ng bumili. So, I think it's a pullback. But just to make sure, observe na lang the price and plan your entries well, guys. But if you're gonna ask me kung ako to, hintayin ko muna mag RSI 50. Or better yet, mag-break tong 2.64 or 2.65 levels. And then, we're just gonna go to the weekly. Tingnan natin yung sunod yung hahabulin, no? So, obvious. Ito na. Baka ito. Either untog-untog siya dito or kung gusto maging optimistic, yan, hanggang 3. Pwede. So, let's see. I'm gonna measure hanggang saan yung potential. O, pwede. So, kung ako to, dito na lang ang papasok, 2.65. As long as magpakita siya ng strong volume, no? Sa ngayon kasi medyo maliit pa yung volume at 42 lang yan nag-trade pala kanong Friday. So, kaya pala. Kasi siguro nakapila sila sa Ali o sa Mega World. Ang dami kasi pa 52 week high, mga pabibo. Anyway, if you're gonna hold this ano medium term to long term, pwede siguro hanggang dyan abutin niya. Eh, pero kung maganda yung ipakita nga ng price action for this week, I can check sa 200. Oh, malayo pa sa 200. Oh. If ever it breaks at 100, pwede pa siya umabot hanggang dito. So, ito na yung magiging next resistances that you can watch out for. This one. Diba, ang bilis ko tumingin. Or, yeah, pinaka-best dito. Or dyan. But sorry guys, it's really endless. It's really up to you. Ayan, oh, dami, oh. It's all in the matter of timing. Kung paano nyo siya i-approach. Okay? Yon. So, yeah. Yeah. You're welcome sa mga, yeah. You're welcome, guys. Salamat sa pagsuporta din sa channel ko. And if you want to know more about, yun nga, mga trading styles ko, I post regularly on my Facebook page. I also have tutorial videos on how I do this on my YouTube channel. So, I have a playlist. Ano siya, newbie friendly and veteran friendly. So, ayan. So, before I go, yan. Ala, 69.69, ano yan. So, ito yung, ano, mga potential na pwedeng abutin ni, ano, nickel. Ang daming levels. If you're gonna go for long term, yeah, pwede. Kung long term investor kayo, sure. Abutin nyo hanggang dyan, pwede. But if you're aiming this for short term, baka mainip lang kayo. Okay. Ma-realistic na yung itong range yung lalaruin niya. For me, ah. Realistic na para sa akin na ito yung lalaruin niyang levels. Oh, wait. My earnings report. Ilan to? Oh, maganda naman pala earnings report. Oh, malay natin laruin nila. Hindi man ganun kalaki yung percentage, pero kumita sila. Sige. Kung biglang matripan ng mga institution to, sige, laruin nila. But probably hanggang 3 na yung pinaka-best na gagawin nila. So, yun. I think I'm done for tonight. So, thank you so much for listening to my stream. My live charting session. I'll probably go live again tomorrow. Siguro more on observing ako sa umaga. And probably plan my entries on these 3 stocks over here. So, good luck sa mga may pwesto dito. Dito kay Didi, kay Ali, at IRC. So, that's my top 3 to wrap up everything. So, if you guys missed the beginning of this live stream, I'm just gonna save a replay here on my Facebook page. And there you have it. This has been Alex Corner signing off. Have a good night, and I wish you luck in all your trades. Babush!